Planong dagdagan ng Department of Agriculture ang Kadiwa stores na nagbebenta ng 29 pesos kada kilo na bigas. Pero para sa isang grupo, pansamantalang solusyon na ito. Nakatuto si Darlene Kai. Mula kaninang umaga, walang humpay ang dating ng mga tao sa Kadiwa store sa Bureau of Animal Industry sa Visayas Avenue, Quezon City para bumili ng 29 pesos per kilong well-milled rice mula sa National Food Authority. Sinimula nitong ibenta kahapon para sa mga miyembro ng 4-piece, senior citizen, persons with disability at single mothers. Ang hirap. Sabi ko nga kailangan tiis-tiis. Kasi mahirap talaga ang taas ng mga bilihin. Bukod sa Visayas Avenue, siyampang Kadiwa store sa Metro Manila at San Jose del Monte, Bulacan ang nagbebenta ng 29 pesos na bigas Biyernes hanggang Linggo. Malaking bagay. Yung matitipid mo sa tindahan sa amin, 54 ang pinakababa Yung magkano yung matitipid mo, by 25. Yun ang gusto ko sana, magtagal para kahit pa paano. Makaraos-raos naman. Sa palengke kasi, gaya sa Commonwealth Market sa Quezon City, 48 to 50 pesos ang kilo ng well-milled rice na gaya ng ibinibenta sa Kadiwa stores. Sabi ng rice retailer, hindi nila kayang tapatan ang presyo ng Kadiwa. Masyado mababa yung 29. Pero kung magkakaroon po ng ganun, tapos kami mabibigyan, maganda kasi lalo na dami yung tao. Ang hiling ng mamimili na si Cherry, sana raw buksan sa lahat ng 29 pesos na bigas at dagdagan pa ang tindahang nagbibenta nito. Minsan ma'am, dalawang beses lang kumakain sa araw. Pinaplano na raw ng Department of Agriculture na dagdagan sa mga susunod na linggo ang Kadiwa stores na nagbibenta ng 29 pesos na bigas. Pero duda ang Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated kung kayang ipagpatuloy ang 29 peso rice program. Baka ako nagkakaroon lang ng maling pag-asa ang mga tao na sustainable yung magiging stock ng bigas. Mm-mm. Unless the government really have to shoulder the losses. No? Mm-hmm. Kasi yung bigas na yan, binili ng mga 50 pesos to 55 pesos. Pero nanindigan sa programa ang DA. Regularly naman pong bumibili ang ating NFA. So sabi nga natin, sustainable siya. Kasi basta po hindi naman po nagalaw yung buffer stock, talagang ibibenta po nila yan. Sabi naman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, pansamantalang solusyon lang ito. Ang pangmatagalang solusyon pa rin daw ay pagpapalakas sa sektor ng agrikultura at suporta sa mga magsasaka. Hindi ito nakakatulong doon sa pagbaba ng presyo ng regular milk at well-milled rice, mas mabuti na lang ibigay yung tarif na makokolekta sa atin magsasaka and bumili ng palay at 23 pesos. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Mga puso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.